Muncurda 24 carats. Un talagang gold. Malambuti. Yung karate lang niya gold. Wala na lahat. And he commands millions of people. Kaya nagawa yung pyramids of Egypt. Eh. Because yung slaves niya na mga Jews ang dami na. Because he was greedy. He acted as God. Si Pharaoh. And what is mentioned in the Quran? Pharaoh will come out. God will produce the body of Pharaoh as a lesson to mankind. So when I was watching very closely, salamin doon yan. I was watching closely. Nandun ba yung eyeballs niya? Nandun ba yung eyelashes niya? Ano ba yung ngipin niya? Kompleto yung ngipin niya. Gumamin niya sila. Lahat sila mama. So, wala lang susubra dito kayo. Pero he ruled the entire nation. Lahat ng gamit niya. But he is here. Ito bigas. Sabi ko, maski nito lang ang ma-experience ko yung naka... Diba, pag natutulog tayo, binabangon tayo, gagalaw tayo, hindi tayo makagalaw. Maski yun lang, torture na yun eh. Yung hindi, gusto mo lang kumala, hindi ka makagalaw. Sabi ko eh, kung ito ang torture kay Pero, oh my God. Thousands of years, thousands of years, naka ganito siya. Hindi siya nakasatisfied, and he called himself God. Ayun, ito ako. Ayun, abo na lang yun. He called himself God. That is why we have to protect ourselves from the influence, from the whisper, from the bulong-bulong ni Satanas. Every minute, every second, nandiyan siya. That is why if we commit blunders, mistakes in our lives, because of this devil that is hovering around us. Kaya doon sa Saudi Arabia, during Hajj, if you have gone to Hajj, merong place doon, may statua na binabato ng bato because that is reenactment lang na diyan mo magagandihan si Satan. Kasi hindi mo magagandihan si Satan eh. That is the time you can batuin mo siya. But actually, ang pagganti kay Satan is to be religious. When you are religious, yan, hindi ka gaano pala bilang ni Satan. You have to be religious. God conscious. Okay. So,